tumpok ngayon sa Art Angel. Wait. Iba't ibang obra mula sa mga lumang bagay. Ano kaya ang drawing ni Pintado? At abangan ang tampok na kwento tungkol sa magkaibigang Langgam at Tipaklong. Uy! Uy! Hello! Good morning sa lahat ng mga batang Art Angel! Oras na naman para lumikha, mag-set, matuto! Mga lumang bago. Bagong luma. Yan ang ating mga gagawing obra ngayon. Lumang bago, bagong luma. Nakakalito yata yung Kuya Tony Pet. Hindi naman masyado. Ang ibig sabihin lang ni Kuya Tony Pet, gagawa tayo ng mga bagong obra mula sa mga lumang gamit sa bahay. Okay po. Diba? Yun nga yun, mismo! At alam niyo ba kung anong una natin gagawin? Hindi. Ano ba, Tipia? Gagawa tayo ng candle holder mula sa lumang garapon. Ano pong mga kailangan natin yun? Kailangan lang natin ng lumang garapon, papel de hapon, black art paper, glue, brush, at gunting. Pwede na ba natin simulan? Pwede na! Pwede! Sali kayo! At Tipia, pwede po ba yung garapon ng peanut butter? Pwede. O kaya pwede rin tayong gumamit ng garapon ng mayonnaise o kaya garapon ng kape. Dapat pala bago nila gamitin, lugasan nila muna mabuti at patayuin mabuti. Tama. Yun ang ating unang step nga eh. O ngayon, ang gagawin naman natin, gugupit tayo ng maliliit na hugis mula sa ating black art paper at sa ating Japanese paper naman, gugupit tayo ng maliliit na parihaba para mamaya dire-diretso na yung pagdidikit natin. Okay? Pero Crystal, bago ang lahat. Teka muna. Mag-ingat sa paggamit ng gunting, mas mabuting humingi ng tulong sa mas matanda. Ayan, anong next step natin, Crystal? Ate Pia, ang next step natin, ididikit na natin yung mga shapes na color block dito sa garapon gamit ang brush at glue. Taraan! So, konting pahid muna dito sa garapon, tapos ididikit natin. Tapos, papahiran natin ulit. Ayan, Crystal, patuyuin lang natin itong mabuti at kapag tuyo na, ganito ang magiging itsura niyan. Ganda, no? Diba, parang meron siyang konting frosting dahil dun sa glue na nilagay natin. Ngayon, ang gagawin naman natin, ididikit naman natin yung mga makukulay na Japanese paper o yung maliliit na parihaba. Ganun din yung technique na gagamitin natin. Ayan, Ate Pia, ang lumang garapon naging isang bagong-bago at magandang karapon candle holder. Ang ganda nga. At alam mo, Crystal, pwede natin itong lagyan ng kandila sa loob. Tapos, kung gusto nyo nga, pwede pa yung effect na may konting tubig. Tapos, maglalagay tayo ng tea light para lumulutang siya sa loob at magkakaroon siya ng stained glass effect. Ate Pia, may candles ka dyan? Meron! Eto. Ayan. O, Crystal, labas natin yung iba pa nating finished product. Ayan. At sindihan na natin ang ating mga kandila. Mga bata, mag-ingat kayo ha. Huwag kayong magsisili ng sarili ninyong kandila. Magpapatulong kayo sa mga nakatatanda sa inyo ha. Tapos, dahan-dahan natin ihulog. Ayan. Wow, ganda ng ating candle, oh. Pag mas madilim, mas maganda pa siyang tingnan. Bro, pwede na tayong magpa-party tapos lagayin natin to sa mga mesa, no? Tama, Ate Pia. Simple lang gawin kaya subukan nyo na rin gumawa. Ganda, Crystal. Kapag may isinuksok, may madudukot. Isa yan sa maraming lumang kasabihan na naririnig natin kina Lolo at Lola. Pero alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Tungkol dyan ang kwento natin ngayon. Halaw ito sa librong Si Langgam at si Tipaklong mula sa orihinal na kwento at ilustrasyon ni Alberta Angeles at Renato Gamos at published ng Adarna House. Tampok ngayon ang mga bagong obra ni Benedict Relyama at Ever Lawrence Gutierrez. Oh, simulan na natin ang kwentuhan ha. Ito si masipag at masikap na Langgam. Maghapong ang gawa ay maghanap buhay, matipid at ayaw na may nasasayang. Kaya iniipon kahit munting bagay. Ito naman si Tipaklong.
tamad at bulakbol. Walang ginagawa sa buong maghapon. Pasayaw-sayaw lang at patalon-talon. At di iniisip ang lungkot at gutom. Kaibigang langgam, halika't maglaro tayo. Sabi ni Tipaklong na pabiro-biro, kung puro trabaho, para kang bilanggo. Di mo nasusunod ang gusto ng puso. Tag-ani nga noon, maraming pagkain. Sagana ang bukid sa palay at tanim. Sabi ni Tipaklong, ang sarap mag-aliw. Langgam, ang buhay mo ay huwag sayangin. Ngunit nagpatuloy sa kanyang paggawa. Si Langgam na kahit isang bisyo'y wala. Mainam na ito ang kanyang wika kaysa magsisipa pag ika'y matanda. Kaya araw-araw itong si Langgam patuloy sa pagtatrabaho at pag-iipon. Araw-araw naman itong si Tipaklong pakanta-kanta at patalon-talon. Isang araw, biglang bumuhos ang ulan. Naku, bagyo yata! Ang sigaw ni Langgam. Noon lang tumigil na maghanap buhay, saka dali-daling umuwi ng bahay. Si Tipaklong naman ngayon ay nalito, nahinto sa kanyang kanta at paglukso. Nagpayong ng dahon at saka tumakbo. Dahil walang bahay, nagsiksik sa damo. Lumakas ang ulan at hindi tumigil. Nakatatakot pa ang lakas ng hangin. Maraming nasirang kahoy at pananim. At waring babaha sa buong bukirin. Dahil nagiginaw, tiyan ay masakit. Itong si Tipaklong ay di nakatiis. Ang bahay ni Langgam, tinakbong mabilis. At saka kumatok na naghihilagpis. Narinig ni Langgam ang tawag sa labas. Kaya ang pintuan ay binuksan na agad. Pinapasok si Tipaklong na hirap at tila mataas ang lagnat. Naawa si Langgam sa kanyang nakita. Ngayon, pobreng-pobre ang dating masaya. Binigyan ng bagong damit ang bisita, saka pinakain ng muling sumigla. Ako'y hiyang-hiya, sabi ni Tipaklong, nang makalipas na ang ginaw at gutom. Huwag mag-alala, sagot ng tumulong. Maraming pagkain ang aking naipon. At magmula noon, Tipaklong na tamad ay di na nag-isip magsayang ng oras. Natuto kay Langgam na maging masikap para makaligtas sa anumang hirap. At yan ang kwento natin ngayon, halaw sa librong Si Langgam at si Tipaklong, mula sa orihinal na kwento at ilustrasyon nila Alberta Angeles at Renato Gamos, published ng Adarna House. Hanggang sa susunod na kwento na obra pa! Dito sa Lights, Camera, Obra, tampok ang iba't ibang celebrities. At kasama ko ngayon, mula sa ka-vlog, walang iba kundi si Ate Andrea. Hello! Hi, Tatiya! Hello, Andrea! Good morning sa lahat ng mga batang Art Angel. Nako, Andrea, welcome sa aming Art Angel tambayan. Oo nga po, naku, na-excite akong gumawa ng art project dahil ang tagal-tagal na talaga. So, thank you po for inviting me. Oh, thank you also for coming. Excited ka ba para sa gagawin natin? Of course! Kaya naman, Ate Pia, mga ka-Art Angel namin, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng isang jewelry box gamit lamang ang isang lumang plastic na baunan. Wow! Tamang-tama, meron akong lumang plastic na baunan. Anong mga kailangan natin para dyan, Andrea? Maghanda lang sila ng lumang plastic na baunan, craft foam, super glue, gunting, at sequins. At isimula na natin! Okay! Light, camera, obra! Ang una nating step, gugupit tayo ng mga strips dito sa ating craft foam. So, i-measure muna natin siya, tapos gugupit tayo. Para saan yung mga strips na to? Gagawin po natin siyang divider dun sa ating jewelry box. Ayan, ingat lang po tayo sa paggupit kasi medyo makapal siya. Tama. So, gugupit tayo ng mga tatlo, tapos lalagyan na natin ng butas pa dito para po sa pang-divider natin. Ah, para maisuksok natin. Okay. Ito yung isisingit natin dyan. Opo. Ah, okay. Para nga naman meron ka maliliit na butas para dun sa mga hikaw, ganyan. Para hindi magulo, di ba? Okay. Ayan, ito yung ating divider strips. Isang mahaba at dalawang maliit. Dalawang maliit. Okay. So, ipapasok na po natin siya. Okay. Sabi muna natin yan. Tapos, gupit tayo ng iba pang mga strips mula sa ating craft foam para ilalagay natin sa palibot ng ating baonan / jewelry box. Ooh.
nakadikit na iba-ibang kulay ng mga strips gawa rin ko sa craft ko. So, ididikit naman natin siya sa takip para meron tayong design. Okay. Ayan. Ngayon, para mas maganda, lagyan natin naman ng sequins. Okay. Iba-ibang kulay. Lalagyan ko ito ng iba pang disenyo ng craft fold. Ayan, Ate Pia. Tapos na ang ating plastic jewelry box. Ganda, di ba? Ito, buksan natin. Kapag ayan. Pwede niyong ilagay dyan yung mga hikaw ninyo, yung mga kwintas, pulseras, at iba pang gamit. Tignan natin kung kakasya. Oo nga, no? Laki-laki nito, pero... Uy, kasha! Saktong-sakto siya dyan, ah. Saktong-sakto talaga. Kaya, dahil simple lang gawin, kung ako sa inyo, subukan niyo na rin. Thanks, Andrea! Thank you, Ate Pia! Thank you, Art Angel! Wala akong malalagay dyan, eh. Gagawa tayo ngayon ng isang Cupid holder. Ang kailangan lang natin ay illustration board, gunting, glue, brush, makukulay na papel, puncher, single hole fastener, sipit, magnet, at masking tape. Yun lang, ang first step natin ay magpupunit tayo ng makukulay na papel. Pero ang gagamitin ko, itong color blue. Pupunitin lang natin ito. Ayan, napunit ko na to. Kaya ang susunod naman natin gagawin, ididikit na natin to gamit ang brush at glue. At syempre, kailangan natin maglatag ng dyaryo. Lagawin na natin yung next step natin. Ang next step natin, itutupin natin ng apat na beses ang makukulay na papel at pagkatapos, gugupitin natin to. Para mas mabilis, sasabay-sabayin ko na siyang itutupin. Ang next step natin, bubutasan na natin gamit ang puncher. Ayan, babakatin natin siya dito para pantay na pantay yung butas. Ayan, nabutasan na natin. So, kakabit na natin ang single hole fastener. Ito ang magsisilbing pages ng notepad. Ang susunod natin gagawin, ikakabit na natin yung sipet dito. Ito na ang magiging sipitan ng mga bilin ni nanay. At ang last step natin, ikakabit na natin dito ang magnet sa apat na sulok. Ayan. Ang gagamitin kong pandikit, yung tape. Ayan, nakagawa tayo ng sipit holder mula sa Art Angel Kit. Simple lang gawin, kaya mabuting tingnan rin kayo. Oras na naman mag-drawing kasama ni Pintado! 1, 2, 3. Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Alright, hulaan niyo ako. Tama na. Hulaan niyo ako sino ano ang drawing ni Pintado. Mula sa iba't ibang mga numbers, letters, shapes, etc. etc. Okay, unang step. Parang bago yan ah. Mag-drawing kasi si Pintado nga mula sa kanyang daliri. Parang mga damo. Tama ba? Gumuguhit si Pintado ng mga damo at tangkay gamit ang index finger o hintuturo. Pangalawang step. Gumuguhit naman si Pintado ng dahon gamit ang thumb o hinalaki. Damo? May iba't ibang mga gamit ang ating mga daliri. Okay. Pangatlong step. Gamit ang ring finger. Gumagawa naman siya ng mga petals ng bulaklak. Okay, hala. Parang sa'yo ang ginagawa ng Pintado, gayahin niyo rin siya.
ba? Para meron din siya mga ginawang bubuyog gamit ang kanyang pinky. Okay ka na, Pintado? Okay, pakita mo nga ngayong mga daliri. Talagang alam mong pinaghirapan niya, di ba? Kamusta drawing niyo? Okay ba? Bagong-bago, di ba? Kakaiba. Okay, palapan ng mga sarili ninyo, Ate Pintado! You're the hand. Nakapag-drawing kayo, Ate Pintado, ng isang hardin ng mga mababango at makukulay na bulaklak mula sa inyong mga daliri gamit ang isang lumang folder. Okay, ang galing talaga ni Pintado, you're the hand. Simple lang mag-drawing, magsanay para gumaling. Oras na para magpaalam. Saling na gusto niyo mga art project natin mula sa mga lumang gamit. Matapos gumawa ng mga art projects na tulad nito, ganda, di ba? Ito, at ito, at ito. Ano ang tatlong M na kailangan tandaan? Magligpit ng gamit, magpulot ng kalat, at maghugas ng kamay. Para di magalit si nanay at tatay sa mga kalat natin sa bahay.